Okay, ya. Kayak alma kita harus pakai. Ya. Ya. Lalu kita kontra. Lalu kita kontra belate. Kasi may hirap bilang ng judgment na hindi ka ba nalilinig kabuluan. Diba? As a Berean, things are not what they seem. Appearance is seen. And that's what makes it good. Diba? Mahirap yung hahatid tayo, hindi ko pa nauunawaan yung buong kabuluan. Kailangan makita mo yung evidence. Even the court itself, diba? Diba? Tinitingnan niya yung both sides. Yung affirmative, saka yung negative. Yung the, basta mamaya, defendant. Diyan ka mamaya. Diba yung defendant, saka yung ano. And from there, doon lang gagaling yung judgment. Pero hindi mag-judge ang woman, at hindi niya na narinig yung completion ng presentation ng defendant party. Amen? So ngayon, partial na. So, wala mo lang kontra bilate. Kasi, partial lang ipapakita ko sa inyo. So next Sunday, yung 2 hours ng presentation na inihingi ko, kaya i-present namin yung 2 hours na yun, saka tayo mapagpagan after that. Diba? So ngayon, wala kayong karapatan umatol. Kasi, partial lang ipapakita ko. Diba? Kasi, 20 minutes na kasi. 20 minutes lang eh. Diba? Kasi talaga, yung bakit kami narito, it is another form of curing partial insanity. Alam niyo ba yung mental psychosis? It's a partial insanity. May dalawang klase kasi ng balido sa mundo. Ito yung tawag na psychotic and neurotic. Psychotic, yung mga nasa mandaluyo. Okay? Ang psychotic, 1 plus 1 equals 3. Hindi nila alam yun na mali. Ang neurotic, 1 plus 1 equals 3. Alam nilang mali, pero ayaw nilang aminin. Yan ang neurotic. At 95% ng tao sa buong mundo, neurotic. Because of the psychoparalysis, mental psychosis, na ginawa ng mga naunang ng deko sa atin. Amen? So, narito ako, hindi ako kaaway. Narito ako para palayain. I've been there before. Yan ang Francis, alam naman nila. Kaya kaya ko, yeah, si Barry Francis. Ngayon, I acknowledge him as my mentor. I acknowledge him. Talagang laki ang ibang alaw ko dyan. At ito na tinapin yung mga titulang ko. Kuntos, ito pa yung nag-level up sa akin para makita ko. Mapunta ko sa kalagayang kalagayan nito. Utang ko kay Barry Francis. Bakit nakita ko ngayon ito mga bakit ito? Diba? Yung training, yung pag-iing Berean, yan ang pataas ang level of thinking ko. Diba? Yan yung pataas ang aking ano, psychological ano. So, ang tawag ako marinilize yung 5 psychological thinking. Perceptual, conceptual abstract, associated, critical thinking, dapat maging mapunta tayo sa kalagayan ng maging critical thinkers tayo. Hindi associated. Associated is yung nangangarap lang fantasy by emotion ng kanyang basis of truth. Di ba? So, ito. Ngayon, simulan ko ngayon sa kay Josephus, ang aking presentation. Who is Josephus? Yan, na-present ko na yan. 20 minutes lang kasi ako eh. So, yung kay Josephus na simula, ito lang ang ebidensya ng mga Kristiyano outside the Bible. Other from it, wala na. Outside the Bible, hindi na kayang patunayan that Jesus exists. Even the Bible itself, the mga Roman scholar, they agree that he's a fraud. The authenticity ng Bible, wala. Ito lang ang evidence nila ng Josephus. At buong parang Josephus ngayon sa inyo. Ngayon mga oversight ko. You see si Josephus. Since Josephus is a Hebrew, which is a Jewish scholar. Okay? If you are familiar sa Masada Massacre, mga kung saan, gusto nito ha? Kami familiar with the Masada Massacre. Di ba? Kung saan, the corner ng mga General Titus ang Jerusalem, ang Jewish, na discover yung Jewish or Messianic Revolution.
quote and quote, ang messianic word, hindi ito nag-exist, natumang Kristo. Kasi hindi para sa kanya ito. Messianic, sa military word. Kasi sa revolutionary word. From the hands of the Roman Empire. Ay, hindi yan niyo. So, nagkaroon ng messianic movement. Yung word na yun. Diba? Na magiling na sa kanila sa upo ng Roman Empire. So, nung na-corner nun, nakik na lang story short, nung na-corner ng Romans, ang mga Jewish, edi sa pamumuno ni Josephus. Si Josephus ay kasama sa mga rebellion ng messianic rebel. Ha? Tatanin nyo ha, si Josephus na nagsulat ng katangang ebidensya tungkol sa sinasabi ng dalawang article lamang ay isang traitor na Hudyo sa mga Hudyo. Diba? Nung makuha sila ng kahit sa mga Hudyo na magpamatay. History ko. Ang kahit sa mga Hudyo magpamatay, nakasadya si Josephus, magpalabunutan na lang tayo. Kung sino makakakuha ng pinakamaiksikstro, yun ang muling-muling magpapakamatay. Kasi yung makakuha ng pinakamaiksikstro, yun ang papatay sa lahat, tapos siyang magpapakamatay. Coincidence. Yun ang suggest, yun ang nakakuha ng pinakamaiksikstro. Hindi ba kaduda-duda? Diba? At nung namatay natin ng Hudyo, hindi nagpakamatay si Josephus. And later on, naging tuta ng Roman. Ang ituta ng Octavius. Okay? Story si Josephus, ha? Ayan, anong purpose nito aking ano? Name? Okay, objective. One boy, objective. Objective. Ano ang objective ko? Itong aking presentation. Meron na ako kasi pakita sa inyo na sana huwag kayo mag-emote. The aim of this lecture is to begin the process of undoing or reversing ideas and concepts that have been programmed into the minds of our people by the religious statements and church doctrines that have caused them to adopt a belief system that has resulted in their loss of contact with what is real, factual, historical, and spiritual. Ano yung mga religion? It's a Western concept. Wala naman noon yan eh. It is a Western concept, a religion. And religion disconnects us from our realm of knowledge. It makes us emotional. Tinuruan tayo ng mga tao na sa atin, ang Rome, ang Vatican, tinuruan tayo makinig. Makinig ka lang! Parang tatong ka, patay ka. Heretic ka. Bawal mag-isip. Bawal magtanong. That is during dark ages. Parang tatong ka, ibig sabihin, nag-iisip ka. Papatay ka. So, nag-transfer yan. Kaya kasi iba yung mga, ano ito, yung mga magulang, ang mga Pilipino. Diba? Bawal tayo sumagod sa magulang, diba? Huwag tayo sumagod, anak lang kita. Makinig ka lang. Tama ba yun? Makinig ka lang. Bawal ka mag-isip, bawal sumagod. Ako magulang mo, nakakakala ng tama para sa'yo. Tama ba yun? This is logical. Hinahanan natin kanino. Sa mga nanloob sa atin. May program sa atin. May hindi niyo? Ano ba dito sa ito? Heart science to, pero we have to face reality. Mabakalo tayo. They have caused us to adopt a belief system that is what? That has resulted in their loss of contact with what is real, factual, historical, and spiritual. Now I want you to understand why Pastor Joel is here. Okay? Bakit nandito ako ngayon? I'm not here to press you. I'm here to do exactly that. I want to say something today that we really begin the process of undoing the programming that God has messed up. Diba? Tignan ninyo. Ano ng praise and worship kayo? Kailangan mo pag-uyak para lang naman ang Diyos.
Di ba? Kailangan mo mag-iingat para maramdaman mo andiyan ang presensya ng Diyos? Program yun. Ang kanyang sa music, I am a worshiper. Ha? Worshiper leader ako. Nag-train ako ng mga ano, nakakanda ako ng worship clinic. Di ba? Tagay ko na daya. Di ba? Hahanapin mo ang Diyos sa pag-iyak. Hanapin mo ang Diyos. Parang ni Moses, hinanap niya ang Diyos saan? Sa aboy, hinanap niya ang Diyos sa tubig. Hinanap niya ang Diyos sa hangin. Nasumbuhan ba niya ang Diyos? Saan niya nasumbuhan ang Diyos? Sa maliit na tinig. State of mind. Hindi mo, alam mo yung praise mo, Lord! Kaya maraming pinagkikin ng mga Pentecostal na daya na kanilang basis ng nasa kanilang Holy Ghost. Eh, kailangan magtahanid ka, kailangan marundaman, kailangan ginagutan ka, at maiyak ka. That is illogical. That is a pure emotion. Di ba? Tignan ninyo, ang Christianism wala kang magulo. Pagdating kay Kristo, sa Batista, Iglesia ni Cristo, Baptist, Pentecostal, End Time, pagdating kay Kristo, away-away. Hindi magkasundo. Why? Walang continuity. Ano ba talaga yung Kristo niyan? Tao ba yan? Diyos ba yan? Tatlo ba Diyos? Dalawa ba Diyos? Isa lang ba yan? Tatlo? Nag-isa? Parang itlo? Ha? Why? Kasi it is a form. It is a picture. That's why ang tao, ang lahat ng tao, went down, went down. I think a familiar so we're not subjected and absolute or at a disciplined at Cristo. Alam mo yung sabi ng Christ, hindi yan ang isis. Yung sinasabi niya nang dumating yung sinasabi niya ginawa sa Cruz. Hindi yan para sa Kanya, yung word na Christ. Hindi niya pangalan yan. Dahil 4,000 years bago dumating yung istorya niyan, may tinatawag ng Cristo at may tinatawag ng mga Christians. Amen? Gusto nito. Pwede mong tanggihan, pero hindi pwede maliit kasi aktual na nangyari. Diba? Kapya lang ito. Sa susunod na Sunday, ididitahin mo sa inyo lahat ang ebidensya ko. Diba? Ididitahin mo sa inyo lahat. Alam niyo yung makikita ko ito? Hindi naman madali para sa akin ang makikita ko ito eh. Dahil ang nanay ko namatay, mahal si Kristo. Ang tatay ko namatay, mahal ang Jesus na yan. Ang lolo ko namatay, mahal ang Jesus na yan. Mga dipoto. Nakita ko faithfulness nila sa Jesus na yan. Ganyan narinig sa akin ng Panginoon. Ano ito? Bakit ganun? Paano yung mga magulang ko, mga mahal sa buhay na nagmahal sa fiction na ito? Why did you allow that? Nakita ko ang Diyos na nagpapahiya. Present by present. Hindi ko tinanggihan yung mga taong ginamit. Si Branham, Propeta, si Mother Francis, di ba? Si Miles Monroe, may iba ibang mga yung motivation speaker na mga galing. Hindi ko siyang ganyan. Kasi naging tools sila, naging medium sila ng Diyos para tumating ako sa ganitong kalagayan. And highly believe in all my heart, a positive thing doesn't produce negative results. Diba? Positive produce what? Positive results. Hindi pwede tama ka mag-isip tapos mali ang pamumuhay mo. Diba? Kung tama ka mag-isip, dapat tama rin ang pamumuhay mo. Tama rin ang attitude mo. Amen? Hindi mo pwede positive na mag-isip, tama ka mag-isip, tapos mali ang pakikipag-relasyon mo, mali ang attitude mo, hindi ka marunong makinig, naging emotional ka. Sabi sa church, ang itinuturo ko, ang authority, ang absolute, hindi ako.
Ang authority, ang absolute, hindi ang parents. Ang authority at ang absolute ay ang tama, which is the truth. Hindi tao ang absolute. Hindi tao ang authority. Sino ang absolute authority? Yung tama. Kaya tanong sa akin, Pastor, paano natin nalaman kung ano yung tama without the Bible, without the book? Ano mang bagay na ginawa mo na makakabuti sa'yo na hindi ka nakasagasa ng ibang tao, including yourself? Yun ang tama. Walang Bible yun. That is a law of nature. Diba? Ano mang bagay na ginawa mo na nakabuti sa'yo at hindi ka nakasagasa ng ibang tao, including yourself, ay tama. And that is our authority. Hindi yung tao. Hindi yung tao nakatayo. Hindi yung tao nagigit sa'yo. Ang authority, ang absolute. Ang tama, ang authority, ang absolute dapat. Yung truth. Yung truth na sinasabi ng tao. Yung tama, doon sa sinasabi ng tao. Diba? May mga bagay kasi subjective. May mga bagay na objective. May mga bagay kasi absolute. And we have to consider that. And we have to recognize that. Kundi, ikaw na pinakaligaw na tao. Diba? Naintindihan niyo? So, praise the Lord. Kasi, naalig sa akin ito. At ang gusto mo ipahagin sa inyo. Diba? So, we accepted it, adjusted, without even verifying the existence of anything. Diba? Tinanggap natin yung there's new Jesus. We digested without ever verifying the existence of anything about it. And I've been talking about the idea of witness. Ito po, Brother Francis, yung mentor mo si Pastor Villagonza, tinuro ba sa'yo na nag-exist si Jesus? Hindi. Basta, eto si Jesus, eto na si Jesus, eto dapat, ito, dinitas tayo ni Jesus. Dinitas. Wala nag-proof sa atin, nag-proof sa atin, kahit sinong mentor sa atin, na nag-proof na Jesus exists. Basta, kung tayo punta sa church, by ligtas, by grace, ipay na ligtas, so dahil sa taong ito, wala kang magagawa. Kasi dahil ay ginawa niya sa Calvary. Yun lang ang sinasabi ng mga mentor natin. Meron ba nang turo sa inyo na nag-exist siya? Pinatunayan sa inyo? Meron. Sino? Ano sinabi sa'yo? Comment, sabi mo. Oo. Wala na rin naman sa inyo siya. Actually, wala. Kaya lang ang ligaw natin. Kasi kung meron lang sabi sa'yo, hindi ka ngayon na-upload yan. Kasama kita. Ganun lang si Bill eh. Positive will never give negative result. Yes. Di ba? Yes. Positive never. Dahil kung ikaw na ito sa'yo, Jesus ay exist na tunay sa'yo, Jesus exist, wala kang ngayon dyan. Sinasabi natin ng mga bagay na hindi natin nililit just to justify our emotion. Our program, sinasabi natin, hindi ka na ito, papatayin natin isang tagay, nakusahan yung program tayo, alam-alam sa nararamdaman natin. But actually, hindi alam-alam sa katotohan ng nakita mo. Masakit, di ba? Sakit yun. Okay. So, sinabi nito si Jesus Jesus. Jesus Jesus. Ayan ito, writing. Dalawa naman ang writings niya. Dalawa naman ang writings ni Jesus. At irrelevant doon sa issues na kanyang sinulat na article. So, ang mga, lahat ng mga istorya, even doon sa yung turing, ano, yung short ni Cristo, ha, nakakahiya. Nung kinarbonize nila yun, yung pinapay kay Cristo, at yung balabat ng Cristo, napahiya sila. Fraud. Peke. Period. At humihingi pa sila ng second chance sa patunayan. Ano yun? Diba? Peke yung balaban, sinasabi nila. Peke. Lahat ng mga ebidensya na may papatunay about sa Kristo. Peke. Ano yun? Yung sasaktan ka loob. Alam kong masakit tayo sa inyo kasi na-program kayo. Ako nung muna kumakitig doon, nag-away ka ng asawa ko.
The more na sinilasyon, yun ang mga detensya, the more na hinahanapan ko siya ng loopholes, the more na pinapakita sa akin ng Diyos ang katotohanan. So, I suggest, para makita ninyo, makita ninyo ang mga bagay. Marami. Una-una, lahat ng mga bagay na nagpapatunay na nag-exist si Jesus ay peke. Kailangan kong test nila. You sure? Tapos yung pinapayta ni Mary Magdalene mukha? Diba? Yung pinapayta. At yung original manuscript na nawawala na nagpapatunay. To make that program, to make that fiction legit, ay walang original manuscript. Ano pa hanap? Wala, peke. Tumatanggap ito ng critics. So, ang critics, hindi ito dahil ng critics ako, mag-aaway na tayo. So, in terms of critical thinking, we need to accept those critics. Halimbawa, nag-critics sila na walang Jesus, I beg to disagree na we need to answer that. Why? Kasi nga, unang-una, malayang talakayan to eh. No? Kung malayang talakayan, hindi ka mag-e-emotion kung bibirahin yung faith mo. Okay? So, I beg to disagree kay Pastor Noel na aking mentor, ang lahat na kanyang sinabi ay hindi totoo. Pastor, sharing lang po ito. This is not personal. I don't want to have, to go to personal things with you. Trabaho lang to. So, kaya na naghihiyan ng three evidence eh. Dalawang evidence lang binigay ko. Ang binigay mo lang, Shroud of Turing. Actually, hindi naman talaga ako naniniwala sa Shroud of Turing kasi gawa-gawa ng Catholic yun. And yet, may mga iba, pero hinihingi ko sana, kahit in yung related form. Wala kasi yung timing. You related this like this. Okay. So anyway, kung kailangan ng 2 hours para ma-enumerate, parang ano yun, no? Medyo, ano yan, hearsay. Yan ay without evidences, yan ay paratang. Hindi, evidence lang ito. Basta huwag na mag-emotion. I need to, straight, go straight. Okay? Okay. Yung shadow to it, matagal ko na yung na hindi yan totoo. Hindi per se si Jesus, kundi yung ginawa nilang shadow to it. No? Matagal ko na na-research yan. Ngayon, iisa-isay ko lang yung yung sagot ko dito sa in-enumerate ko yung binigyan ng puntos ni Pastor Dole. Even, siguro yung dalawang kapatid, hindi rin mag-agree na may Jesus. Okay na. Pero, hindi yun magkakadahilan para hindi kami magkakilanlan, magkakapatid. Okay? So, you have your view, I have my view. O, diba? Another view, kaya 20 minutes. No. This is another view. The view of Pastor John is Jesus. There's no Jesus. 20 minutes yun. That's the rules. Rules is rules. Pasensya na. Ito
katulad si Sir Francis, nahuli to. Eh, pasensya na, Jose. No escape, stopping anytime. 1 minute ago. No, it's not 1 minute ago, not 5 minutes. It's part of ministers, really. So I need 20 minutes. So you need 15 minutes, sister. Parang gusto mag-ano. Like, Mother Francis, hindi ikat mo muna yung ano. So allow me to, ano, explain. Hindi naman ako nag-share kanina eh. Ngayon ako mag-share. Ito talaga yung inaabang ako. There's no Jesus. Okay, nag-share ka naman yun. Okay, go na ako. 15 minutes. Ano rin na, I object. Kasi, ikaw yung pag-ibigay naman kasi, partial lang yung inubo. Nakabiso ako yung partial lang. Sabi ko kanina, ang malayang tala kaya, hindi ito, kung may cadence, walang samahan ng loob. There's sometimes, magsasalita tayo. Nai-announce, 5 minutes. Sir, pasensya na. Presentation ka sa'yo. May full respect sa'yo. Pero, I need to answer the critics. Okay, then now, 30 minutes. Hindi. Doesn't matter, I just want to share with you. Kung pwede mong share, pwede rin ako mag-share. Or else, wala na yung topic na yun. Present ka lang ako, Pastor. Ay, presentation. Sasagutin ko lang. Hindi ako nagdedebate. Just want to answer. Siguro ganito lang ang gawin natin kasi tumatakbo pa mula kanina. Kasi hindi naman kontento ang pinipili ko.